Hi Mommy! So this is Mommy Nikki and welcome back to my channel. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung what's in my baby's hospital bag. Kasi gumawa ako nito a year ago, kaya lang masyadong maliwanag, masyadong mahaba. So ito yung better version nun. Ito pa rin yun pero inedit ko lang. So sana mag-enjoy kayo, Mommies! So ito lahat ng mga dala ko ay naka-box sila. Kasi mas feeling ko mas madali silang gamitin and hindi mahihirapan yung mga kukuha or mga kasama ko sa hospital. And true enough, hindi kami nahirapan because of how I pack my baby's hospital bags or hospital boxes. So ayun. And ito naman, nabili ko to sa baby company. Dito ko siya pinapalitan ng diaper. Yan yung regular lang. And then ito yung must din from Lulu Joe kasi may mga milestones dyan. Dinala ko din yan. Okay, dito naman pinapakita ko yung tatlong pigeon bottles na pinadala sa akin. I know, medyo weird. Pero syempre, fed is best. Pero successful naman tayo nakapag-breastfeed agad kay baby. Kaya lang pinagdala ko kaya may dala tayo niyan. Ang dami kong dal-dal dito. And then next naman is yung cotton balls para pag naglilinis ng puwet ni baby. Tapos ito naman mga mommies yung 2 sets of clothes na dinala ko. So papakita ko sa inyo yung list. Ayan, tinatry ko dyan pakita. Pero ito yung mas malinaw. Ayan, 1 pair of thigh sides, hooded blanket, pair of mittens, pair of booties, and isang bonnet. Mommies, ito nga pa rin laman ng first box. And itong box na to yung ibinigay ko sa Nico Nurse. So mga mommies, mas maganda talaga na nasa isang ziplock lang sila para madaling kunin and kita agad ng nurse or ng kung sino man na kumpleto yung list ng mga kailangan niyang damit and walang kulang. Tapos lahat ng to nasa isang box lang para ito lang yung iaabot ko sa nurse and meron akong 2 pang box na yun yung magsistay sa akin. Alam nyo mga mommy, sobrang convenient nung gantong ginawa kong pag-iempake ng gamit ni baby kasi madali siyang kunin ng kahit sinong hindi nag-empake nito kasi may labels plus clear yung mga boxes. So dito naman mga mommy, ipapakita ko yung dinala kong diaper, 8 pieces yung dinala ko sa loob ng box na to. So ganito siya mga mommies, ayan, medyo maliwanag lang pero I hope you can see it, sobrang organized, diba? Ayan yung bote, sa gilid, na-sterilized ko na yan, and ina-arrange ko na lang sila sa gilid. So diba, kahit sino makakita niyan, madali niya makukuha yung mga gamit kasi may label plus sobrang convenient, diba? So, ayan yung first box na ibibigay natin sa Nico Nurse. Ako, mas prefer ko talaga na ganito, parang naka-box-box siya, para mas organized. Kayo mga mommies, anong gusto nyo? Naka-bag or naka-parang ganyan na box? Comment down below kung ano yung mga ginawa nyo nung nanganak kayo. So, ito na yung second box natin. So, dito yung mga damit-damitan lang ni baby, extra damit, and mga swaddle, ganyan, mga bimpo. So, ang dami ko talagang dinadaldal. So, very clear. Siguro dinidescribe ko na clear lang siya. Ayan, pinakita ko na naman. Pero merong swaddle, frog suit, and mga bibs. Para alam mo yun, para if ever magpupo, meron tayong extra damit. Kasi alam ko, 2 lang yung hiningi sa akin ng nurse na damit. So, ito yung extra niya, plus yung mga going home clothes niya. So, ito yung mga frog suit, ayan, and 2 frog suit, swaddle, and ito yung thigh side na isang buo din. Tapos, ito naman yung mga, ayan, fast forward ko, mga swaddle din yun. Tapos, ito, 2 sets of clothes again, pero nasa isang ziplock lang, extra lang naman yan, just in case. So, yung kaninang pinakita ko, andyan lang din yun. Sige, sulat pa mom, siya yan, ngayon ka lang nagsusulat. Fast forward.
So, ito nga yung sinasabi ko kanina na medyo mother packer talaga ako kasi mas mabuti na yung sobra kesa kulangin, di ba? Pero not naman to the extent na sobrang dami. Tapos may dala kong extra na Ziploc just in case, alam mo yun, you'll never know, baka may dala pa. Tapos ito yung mga washcloth, or mga bimpo, ganyan, bib, ganun. And lampin, tapos burp cloth yung dalawa na yun, yung nasa ilalim, yung blue and beige. Tapos lampin and washcloth. Or bib. Yung bib kasi tsaka yung washcloth is yung tawag ko sa ganyan. Yay! Nandito na tayo sa last box or yung grooming box ni baby. Ito yung mga grooming stuff or yung mga toiletries ni baby. Meron dyang alcohol, wipes, Cetaphil, mga ganon at kung ano-ano pa. So, pakita ko sa inyo. Pasensya na if ganito na yung boses ko ha. Madaling araw na kasi 2 a.m. na. So, ito is yung Cetaphil para panglinis ng face ni baby kasi hindi naman siya mayang liliguan dyan. Although, yung pinapaliguan siya ng nurse. And then, ito naman, thermometer para non-contact yung thermometer na ginagamit ko sa kanya. And, para meron ako sarili kong thermometer, diba? Good to have yan para, alam mo yun, andyan. And then, meron tayo ditong VCO oil. Isang tip na maiibigay ko sa inyong mga mommies is ilipat nyo to sa mas maliit na lalagyan para hindi mabigat. And then this one naman is yung brush and comb ni baby from Kiko. Na meron din akong video nito about sa baby haul ko from baby company. Lagay ko yung link dyan sa taas. And of course, syempre ang hindi mawawala ang alcohol or isopropyl alcohol. So ito yung brand nito is Green Cross yung dinala ko. And syempre kailangan yan lalo na pag napunta sa hospital, lalo na may coronavirus ngayon. So, ito naman yung sabon ni baby, head to toe na to. So, pwede na sa ulo hanggang sa katawan. Cetaphil yung brand niya. And then, nagdala din ako ng baby gold kasi syempre mahaba yung nails niyan paglabas. So, para makat ko na siya agad and ma-file ko na pala. Sorry, hindi cut. So, ifinile ko agad. And then, nagdala din ako ng pigeon na nose cleaner. Yung pinipindot. Yan. Pero actually, hindi ko to nagamit. So, gagawa na lang ako ng ibang video kung ano yung mga nagamit ko sa hospital bag ko. Sa hospital na gamit ni baby. Yung mga dinala ko. And then, nagdala din ako ng wipes. Ayan, for pamunas lang. Hindi naman technically for baby or sa pwet niya. And extra diaper kasi, syempre, alam mo yun, mother packer nga ako. Kaya, nagdala tayo ng extra. Mabuti nang sobra kesa kulangin. Ayokong bumili on the spot. So, since meron naman, nagdala na ako ng extra. Good to have na meron tayong extra diapers kasi you'll never know, baka mamaya magkaroon ng poop galore si baby. So, mabuti nang ready tayo. And syempre dahil prepared tayo, tara! Nagdala ko ng crib set ni baby. So, meron siyang comforter, bolster pillow, fitted sheet, and head pillow. Kasi syempre may ipapahiram ang ospital sa atin na bassinet and matigas yun. Kailangan syempre comfortable si baby and malinis yung hinihiga niya. So yan, nagamit ko talaga yan dyan kung hiniga si baby kasi syempre hindi naman siya pwedeng humiga dun sa bed natin. So mas safe siya sa loob ng isang bassinet. And ayan yung mga pillows na gamit talaga namin yan. So that's it mga mommies. I hope you find this video helpful. Don't forget to like, comment, and share this video. And also, please consider subscribing and hit the notification bell para updated ka every time I upload.